guys, welcome back to my YouTube channel. So ngayon guys ay mayroon akong ituturo sa inyo kung paano gumawa ng thumbnail sa YouTube at kung paano maglagay ng thumbnail sa YouTube video. So mag-i-start tayo sa paano gumawa ng thumbnail at kung interesado ka, matuto, just keep on watching. Paano gumawa ng thumbnail? So una, pupunta kayo dito sa may Play Store at i-download natin yung PicsArt kung wala pa kayong PicsArt. So ako guys, mayroon na akong na-download na PicsArt. So ipapakita ko lang sa inyo guys kung ano yung logo ng PicsArt. So bale ganito yung logo ng PicsArt guys. So kailangan ninyong i-download ito para makapag-edit kayo ng thumbnail sa YouTube. Pag na-download yun na yung PicsArt guys, so babalik na kayo dito sa screen ng yung cellphone, tapos hahanapin nyo na lang yung logo na PicsArt. So ipipindot natin tong PicsArt guys. So bale ganito yung makikita ninyo pag napindot nyo na yung PicsArt. So dito sa baba guys, mayroon kayong makikitang plus sign. So ito yung ipipindot nyo guys. Ayan. So, bali dito sa PicsArt guys. So, marami kayong pagpipilian. O, may photos dito. No? Lahat ng mga sinave na photos nandito na. Pati yung mga videos nandito na rin. At saka marami ding backgrounds na pagpipilian. Ayan guys. So, ang gagawin nyo lang guys ay mamimili na lang kayo kung anong color background ang gusto ninyo. So marami dyan guys, maraming kulay, iba't ibang kulay. Pero pag wala naman kayong napili na background dito guys, pwede naman kayong mag-search sa Google guys. So halimbawa, pupunta tayo sa Google. I-type nyo lang yung background. So ayan na. I-type nyo lang yan guys. Tapos dito, mamimili na lang kayo dito guys. Marami kayong pagpipilian. Tapos i-download na lang, i-download nyo lang guys kung mayroon na kayong napili. O halimbawa, mga design. Ayan, ang dami guys, madami. Mga wallpaper. Ayan. O halimbawa, ayan, nature. So, depende na lang sa inyo guys kung ano yung gusto ninyong background. So, kapag nakapili na kayo ng mga design guys, i-download nyo na lang guys. Tapos, masesave na sa inyong gallery. So, ayan guys, mag-i-start na tayong mag-edit. So, ipipindot ko itong plus sign. Tapos, mamimili na ako ng background, yung color background na gusto kong ilagay. So, halimbawa, mamimili ako. So, ito yung napili kong color background. So, mapupunta na siya dito, guys. So, ang gagawin natin dito, guys, ipipindot natin yung tools. Ito, yung tools. Tapos, ipindot nyo yung crop. I-crop natin. Tapos, hanapin nyo yung size na 16.9. Ito guys, ito yung 16.9 o kaya yung nakasulat na YouTube. Ayan, kasi magkapareho sila ng size. Yung size kasi yung YouTube guys is 16.9. So, kapag gusto nyo ipindot yung 16.9, pareho din yung logo na YouTube. Ayan, pag natapos nyo nang napindot yung 16.9 or yung YouTube, then i-click nyo yung may check sa ito. Ayan. So, okay na yung size ng ating thumbnail. So, yung susunod guys ay mamimili na lang kayo ng i-add photo, yung i-insert ninyong photo. So, bali dito sa baba guys, may nakalagay dito na gold. Tapos, yung tools kung gagamit kayo ng yung crop, yung pre-crop, o marami dito guys. Tapos, mayroon ding effects, mga effects. Depende kung gusto nyo pang lagyan ng mga effects, pero ako hindi ko siya masyadong ginagamit ito. Tapos yung beauty, ayan, so pwede rin ninyong i-edit yan.
Tapos meron ding sticker. So kung gusto niyo maglagay ng sticker, so marami kayong mapagpipilian diyan, guys, yung mga sticker. Tapos itong cut out, so ituturo ko din sa inyo kung ano yung gamit ng cut out. Tapos yung text, kung maglagay na kayo ng mga words o text. Tapos yung add photo, so i-click mo yan, guys, pag mag-a-add na tayo ng photo mamaya. Tapos yung fit, ito yung size, ito yung size. So natapos na natin ilagay yung size, so yung ratio niya is 16.9, ayan na, guys. So yun, guys, i-click natin yung add photo. So mamimili tayo kung ano yung i-insert nating photo. So i-click ko itong resend dito sa taas at hahanapin ko yung gallery kasi nandito na, dito nakasave yung mga sinave kong photos, guys. Ayan. Tapos hahanapin ko yung picture na gusto kong ilagay. So halimbawa dito sa Messenger. So hahanap ako dito ng picture na gusto kong i-edit. So halimbawa ito, guys, ang napili ko. Ayan, napunta na dito sa baba. Tapos dito sa taas may nakalagay dito na add one. So i-click itong add one. So ayan, guys, nandito na yung napili kong picture, guys. So ang gagawin ko ngayon, guys, gusto kong tanggalin yung background ng aking picture. So yung ipipindot ko yung cut out. So hanapin ko yung cut out. Ayan. So pindot nyo yung select. Tapos person, yung buong katawan ko yung makukuha lang, hindi makukuha yung background. So pag napindot nyo yung, guys, pag gusto nyo tingnan yung preview nyo, ipindot nyo lang yung preview. So ayan, tapos pag natapos na, guys, i-save natin nandito sa taas. Ayan, so nandito na yung picture na edit natin. Ayan. So ang susunod, guys, gusto kong lagyan ng border na kulay puti. So ang gagawin natin ay pindot natin yung border. Ayan. Tapos pindot mo yung kulay puti. Ayan. So mayroon ding adjustan dito, guys, kung gusto nyo makapal, kung gusto nyo naman yung hindi makapal, ganyan. Ito katamtaman lang. So ganyan. So kapag nakikita nyo yung mga thumbnail dyan sa YouTube, diba, may yung nilalagay nilang border is kulay puti. Ayan. So depende sa inyo kung saan nyo gusto ilagay, kung dito or dyan. So natapos na natin yung picture, guys. So ngayon, guys, ay maglalagay na tayo ng text. So ipipindot natin itong text. So dito sa text, itatype nyo na yung title ng iyong blog. So halimbawa sa akin, guys, ay paano tumayat. Ayan. So pag natapos nyo nang i-type, mayroon kayong makikitang check dito sa taas. So ito yung i-click nyo, guys, para mapunta dito. So ngayon dito na kayo mag-e-edit. So marami kayong mapagpipilian dito na style, guys, na font size. Ayan. So depende lang sa inyo, ko, guys, kung ano yung gusto ninyong style. Kung gusto nyo ito, ayan. Tapos mamimili na rin kayo kung anong kulay ang gusto ninyo. Kung ayan ang gusto ninyo, tapos pwede rin maglagay ng stroke, ayan. Tapos adjust nyo lang yan, guys. Kung gusto nyong palakihan, pwede rin, guys, ganyan. Halimbawa, ayan ang napili kong kulay. Tapos, ang susunod, pwede rin kayong maglagay ng sticker. So, i-click mo lang yung sticker. So, marami kayong pagpipilian. So, halimbawa, ang i-search ko ay diet. Ayan, so, marami na kayong pagpipilian na picture dito. So, halimbawa, ito yung napili ko. So, i-click ko lang yan. Tapos, mapupunta na kaagad dito. So, ayan na. So, depende sa inyo, guys, kung ano yung ilalagay ninyong picture. Ayan. So, pag natapos na, guys, so,
i-click-click nyo yung check dito sa taas. Ayan. Ganun lang yung paggawa ng thumbnail. Tapos mayroon kayo makikita dito na arrow down dito sa taas. So dito, ito yung save guys. So kailangan ninyong i-save yung ginawa ninyo. So i-click-click nyo lang yung arrow down para ma-save sa gallery yung ginawa ninyo dito sa PicArt. Tapos i-check nyo dito sa files kung nandyan yung sinave ninyo. So nandito na yung PicArt image. So nandito na yung ginawa nating thumbnail guys. So yung susunod ay kung paano natin ilagay yung thumbnail sa YouTube video. So una guys, ipipindot nyo itong Google, tapos type YouTube. Ayan. So dapat naka desktop site sa guys. So dito sa side mayroon kayong makikita ang tatlong tuldok ito. Kailan yung i-click yan, tapos hanapin nyo yung desktop site, then check. Hintayin lang natin. Tapos, dito sa side guys, makikita nyo yung icon, yung picture ninyo, then i-click nyo yan. Tapos, then click YouTube Studio. So, dito na yung YouTube Studio. So, ngayon guys, i-click nyo itong video manager ito. So, dito sa video manager, nandito lahat yung mga in-upload ninyong video. Nandito sa video manager. Kapag-click nyo yung video manager guys, ito yung makikita ninyo. So, nandito lahat yung mga in-upload ninyong video. Ngayon, mamimili na lang kayo guys kung ano yung video na dinownload ninyo na gusto nyo lagyan ng thumbnail. Sa akin ay guys, natapos ko na siyang i-upload pero gusto ko siyang palitan ng thumbnail. Pwede rin guys. So halimbawa, ito yung gusto kong palitan na thumbnail. So i-click-click nyo lang yung video. So ganito yung makikita nyo guys pagka click nyo yung video. So dito sa taas mayroon dito nakasulat title, yung title ng yung video, tapos yung description, nandyan lahat guys. Tapos dito sa pangatlo guys mayroon nakasulat na thumbnail. So dito tayo maglalagay ng thumbnail. So dahil natapos ko na siyang lagyan ng thumbnail at gusto ko siyang palitan guys, pwede rin. So ngayon ang gagawin ninyo kung gusto niyo palitan yung thumbnail, so i-click nyo lang yung tatlong tuldok, then i-long press nyo lang yung change. Ayan, isa pa. Ayan. So, select an image. So, nandito na yung ginawa natin kanina. So, i-click natin yan, then done. So, ayan, napunta na dito yung ginawa natin. So, pagkatapos yun guys, ay i-save natin. Ayan guys. So, ayan, save natin. Ganun lang yung paglagay ng thumbnail sa YouTube video guys. So ayan, nandyan na guys. Pwede rin sa YouTube Studio maglagay ng thumbnail guys. So pag wala pa kayong YouTube Studio, kailangan ninyong i-download yung YouTube Studio sa may Play Store. Sa akin na guys ay naka-download na. So bale ganito yung logo ng YouTube Studio. So ngayon hahanapin natin yung YouTube Studio. Ayan. So, ganito yung YouTube Studio, guys. So, dito sa YouTube Studio, makikita mo na lahat kung ilan na yung subscriber mo dito at saka mga dinownload ninyong video. So, nandito na lahat, guys. So, halimbawa, gusto kong lagyan ng thumbnail ito. Mayroon na siyang thumbnail, pero pwede rin ninyong palitan yung thumbnail. So, bali dito sa taas, guys, mayroon kayong makikita ng yung parang lapis, yung pen, yun ang ipipindot nyo guys, ito. At saka, sa pocket, ayan. I-click nyo lang itong change guys, ayan. Tapos, hanapin nyo yung ginawa ninyong PicArt kanina. So, ito na siya guys. Then, sa taas, select.
then save. So hintayin natin. So ayan na. Napalitan na natin. Nandito na siya guys. O, napalitan na.